usapan natin yung mga concerns ng ating mga kababayan sa Philippines na gustong mag-aral dito sa Japan. Gaganda ng mga questions nila. I hope makatulong ito sa inyo. And abangan nyo pa yung ibang mga videos natin kasi explain pa natin kung ano yung mga requirements. And ito nga muna, sagutan muna natin yung mga inquiries nila. Kaya simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. According kay Champagne Problems, yung mag-e-sponsor po ba na relative sa Japan ay hinahanapan ba ng bank certificate? Para sagutin yung tanong mo, so based on my experience, ay hinahanapan talaga ng bank certificate yung mga mag-aaral sa Japan as student visa holder. So katulad sa ECC, kailangan natin mag-provide ng bank certificate. Pwede din naman mag-provide yung sarili mo kung ikaw ay magsa-self-sponsored ng bank account mo. Magpapakita ka ng bank account mo, ng bank details, kung magkano yung laman nito. And kung meron ka namang sponsor, kailangan din niyang mag-provide ng bank certificate. So yung sponsor mo, make sure na relative mo yan at mapapakita mo na may connection talaga kayo, like sa birth certificate mo na kayo ay magkamag-anak. Kahit na nasa Japan siya or nasa Philippines, as long as may mapapakita siyang mga proof of income tax or business na kaya niya mag-provide ng financial assistance para sa iyong pag-aaral sa Japan, ay pwedeng sila ang mag-provide ng mga documents na yon. So ano ba yung mga documents na kailangang isubmit? Alamin natin yan maya-maya. Yan, according naman kay Tintin. Hello po Sir Alan, tanong ko lang po, if mag-a-apply directly sa ECC school, a-acknowledge po ba nila yung certificate of completion sa kahit anong Japanese school na pinasukan dito sa Philippines? Sana po mapansin nyo yung tanong ko. So para sagutin yung tanong mo, yes, pwede ka mag-submit ng any Japanese certification na nakakomplete ka ng let's say 150 hours Japanese training sa Philippines. Make sure lang na ito ay wala naman silang specific na affiliated na Japanese school na tinutukoy. As long as yung makapag-provide ka ng certification nga na itong Japanese school na to ay merong company dito sa Japan, mas maganda yung ganun, no? Meron silang ka-tie-up dito sa Japan para mas madaling ma-verify ng immigration na legitimate yung certificate na nakuha mo. Or kung wala ka namang Japanese certification na 150 hours na na-complete mo, or yung completion certificate of completion, kung meron ka namang JLPT or JFT na exam na napasa, kung meron ka nun, pwede din yun ang isubmit mo. According kay Roberto Saplad, Sir, ask ko lang, ilang oras po ba ang pag-aaral dyan? Okay lang ba pagkatapos ng schooling ay mag-part-time job? Thank you sa question mo. And based doon sa aming experience, so 2 years akong nag-aral sa Japanese Language School sa ECC Kanayama, and every semester nagpapalit sila ng oras. Meron pang umaga, meron pang hapon. So pag sa umaga, ang pasok namin noon ay 9 o'clock ng umaga hanggang 12 noon. And then kung hapon naman ang pasok, from 1 o'clock to 4 o'clock, mga ganong range. So parang kung kukumputin mo mga 3 hours ang total hours per day para ikaw ay pumasok sa school, sa isang Japanese language school. So after 3 hours, yung sosobra sa mga oras na yun ay pwede mo nang gamitin para makapag part-time job ka. Ang mahigpit yung school na yun, specifically sa ECC, I'm not sure lang sa ibang school ha, kasi hindi ka nila pauuwiin or hindi ka nila, kumbaga, mahihirapan kang mag part-time job. Pagsabayin dahil uuwi ka sa bahay dahil kailangan mong mag-prepare para sa exam, kasi araw-araw may exam, tapos araw-araw din merong assignment na kailangan mong tapusin, kailangan sagutan mo lahat yun. And kaya nga minsan na-experience, hindi pala minsan, madalas ko na-experience before na kahit nasa part-time job ako, palihim akong nagre-review. Meron akong Japanese app sa cellphone ko. Kapag let's say wala namang customer na sa isang Japanese restaurant or nasa isang restaurant ako nagtatrabaho, palihim akong nag-aaral kasi kinabukasan may exam. Ang problema, mahigpit kasi si ECC. Pag hindi mo na perfect or hindi ka umabot dun sa passing score, ay mag-iinukori ka. So pag sinabing inukori, kung let's say 9 to 12 ang yung pasok sa umaga at nabagsak mo yung
exam sa araw na yon, magdepende sa ano, ah, depende sa score mo, kung sobrang baba baka magstay ka pa ng mga 2 oras. So kung may bayto ka or may part-time job ka ng let's say 1 o'clock, edi malilate ka na, di ba? Hindi ka kasi makakalabas ng school hangga't hindi mo natatapos yung pinapagawa nila sa iyo dahil nga pumagsak ka para may make class, ganun. So medyo mahirap talaga, pero ayan nga, yun yung challenge doon, talagang gagaling kang magnihongo or hindi man sa salita pero mas madami kang malalaman ng mga kanji, mga grammar, dahil talagang dedicated sila para matuto kang magnihongo. Pero huwag niyong kalimutan na pag magpa-part-time job kayo, dapat make sure na 28 hours per week lang ang mauubos ninyong oras sa pagpa-part-time job. Huwag niyong sasagarin kasi malalaman niya ng immigration, and kapag nalaman ng immigration based dun sa salary na natatanggap ninyo, sobra-sobra yung salary na natatanggap ninyo, eh malamang baka mahirapan kayo mag-renew or mag-renew nga ng inyong student visa or baka pauwiin pa kayo ng Philippines, diba? Kaya yun, yun lang yung rule sa part-time job, make sure na 28 hours per week. So ako noon siguro mga 4 hours a day, 4, 8, 12, 16, 20. So parang ano yun, sa 5 days, 20 hours na. So pwede ka pa magbayto ng 8 hours sa Saturday kung gusto mong mag-whole day. So yun, basta huwag nyo sasagarin yung 28 hours per week. According naman kay Nika Piyad, pwede po bang magdala ng spouse pag ganitong visa po? Yes, pwede kang magdala ng spouse under student visa as long as meron kang financial capability na mag-sponsor ng spouse visa. Kahit na student visa ka, and dapat ang purpose din nun is to yung spouse mo ay mag-aaral din. Kumbaga, depende yan dun sa school. Nang usually kasi sa pagkakaalam ko, sa mga Japanese university lang allowed magdala ng spouse visa, okay, or magtakbo ng spouse visa. Pero sa Japanese language student visa, hindi ako sure kung allowed ito. Pero kung mapapakipakitan nyo naman na capable kayong mag-sponsor ng spouse, ayan, itry nyo pa rin mag-submit sa immigration ng requirements sa pag-submit ng dependent visa. Okay, so ang itatakbo ninyo ay dependent visa. According naman kay Gol Yang, need po ba ng dependent visa holder ng OEC? Or yung asawa ko lang po need kasi engineer visa holder po siya. Salamat po. Okay, hindi siya related sa student visa, pero sige, sagutin natin yan. So yung mga dependent visa, hindi yan kailangan nila mag-provide ng OEC or yung Overseas Employment Certificate kasi sila ay considered as dependent visa. Kumbaga, hindi sila working dito kahit na pwede naman silang mag-part-time job ng 28 hours per week. Pero ang asawa mo as engineer visa, sila yung kailangan ng OEC kung sila ay galing sa Philippines, nag-apply ng trabaho dito sa Japan. So yung mga katulad ko na nag-student visa before and then dito na nakahanap ng work sa Japan, hindi ako nakakuha nitong OEC kasi nga direct hire ako dito sa Japan. So yung mga galing sa Philippines na nakakuha ng visa, sila yung kailangan magpunta sa POEA at magsubmit ng mga documents para makakuha nitong OEC. Pero yung dependent visa holder, katulad ng spouse and child, hindi sila kailangan nitong OEC. Para lang to sa mga full-time employee or yung mga full-time worker abroad. And according kay Klee, what if po gusto ng senior high sa Japan? So gusto mong mag-aral as senior high school sa Japan? I think mahihirapan kang makapasok sa senior high school as senior high school agad. Dahil unang-una kailangan medyo ano na, marunong ka na magnihongo nito. Kasi katulad nga nito, yung anak ko, nakapasok siya dito as, nag-start siyang pumasok dito as grade 6. Okay, so nag-grade 6 na siya sa Philippines, pero pagdating niya dito, inulit niya yung grade 6. And 1 year pa lang siya nag-aaral ngayon, at nasa first year, junior high school na siya. At medyo nahihirapan pa rin siyang magsalita ng Nihong. Sobrang hirap pa. Kaya kung gusto mo mag-aral ng senior high school sa Japan, I think mag-aral ka muna ng mabuti ng Nihongo sa Philippines, and then pwede ka naman mag-apply as long as makapagpakita ka ng 10 to 12 years of education, na na-complete mo yung education na yung K-12, na-complete mo yun sa Philippines, and saka ka mag-apply sa, let's say, sa Japanese language school muna. Okay, kasi yun na nga, hindi ka basta-basta makakapasok sa senior high school
lalo na sobrang hirap yung communication nga nila. Dapat talaga medyo ano na, marami ka nang alam na medyo mataas na yung Japanese skills mo doon. According naman kay Ana Marie Velez, may age limit po ba ang student visa? Ayan. So sa Philippines merong may mga age limit yung sineset yung mga agency na nag-handle ng student visa up to 30 years old. Pero ako nung time ko, 32 na ata ako nun, turning 33, nung nakakuha ako ng student visa at nakapasok naman ako dito sa Japan. I was 33 years old at that time. Calculate kung ilang taon na ako, ayun. So, mas maganda kung may kakilala ka dito and then yung kakilala mo dito, kung may relative ka, sila na lang yung direct na makikipag-usap sa school kaysa dumaan ka sa agency. Kasi sa agency, mahaharang agad nga ng doon sa age limit, ba? Diba? Kahit na gusto natin mag-aral dito. Yun, naalala ko pa noon, tinanong ako sa Philippine Immigration, palabas pa lang ng Japan, kung bakit daw ako mag-aral pa, matanda na daw ako. Kumbaga, nagtatrabaho na ako sa Philippines, pero bakit gusto ko pang mag-aral sa Japan? Ayun, sabi ko, career change, and then yun, para mas mag-level up yung career natin, ganyan. So, nangingialam no? Hindi, joke lang. Nangingialam nung future. Hindi, yun nga. Dahil nga, syempre, parang iniisip din nila na ginagamit yung student visa para makapagtrabaho dito sa Japan. Kahit na sa edad nating ito, dapat nagtatrabaho na tayo. Pero, malay mo naman. Yan. Kung may option na mag-aral dito, i-try mo. Kung meron kang kakilala or relative, hindi kakilala, kailangan relative na pwedeng mag-direct communicate sa isang school para makapag-apply ka dito. And sila na yung bahalang magpa-process ng yung papers para makapag-aral ka dito. Pero kung wala naman, ayun, try mo pa rin mag-inquire sa mga agency, baka matulungan ka nila. So yan guys, I hope nagustuhan nyo ang video na to. Kung nagustuhan nyo, please like this video, mag-comment na din kayo at i-share na rin to dun sa mga gustong mag-aral dito sa Japan. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntaan nyo aming YouTube homepage. I-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa... Bye!